Hey guys, ang gagawin natin ngayon is yung character introduction or yung pre-frame effect dito sa Da Vinci Resolve. So inspired to sa movie series na Money Heist Korea, no? Yung pinapakilala nila yung mga character nila. At may video na ako na naka-ready. So gagawin na natin yung effects. So ang unang gagawin natin, play lang natin yung video natin. Then pipiliin lang natin yung scene na gusto natin. Halimbawa dito, i-stop ko siya. Ito yung gusto kong i-freeze frame. So ang gagawin ko, kakat ko lang siya. Shortcut key is Ctrl B. So nakat na yan. Then i-play ko pa siya kung saan siya mag-stop. So hanggang dito lang siguro. And then kakat ko ulit. So set aside muna natin tong dulo ng video. Lagay muna natin siya rito. Then ito yung gagawin nating effects natin. Dito natin i-freeze frame tong effects. Ito yung ipi-freeze frame natin. So ang kung paano mag-freeze frame, right click lang yung video, then hanapin yung change clip speed. Click lang, then hanapin tong freeze frame. I-check lang yung freeze frame, then change. So naka-freeze frame na to, para na siyang image, no, hindi na siya gumagalaw. So mas madali siyang i-mask. So ang next step, hold yung alt, then drag and drop pataas. So may ano na tayo, duplicate. So yung na-duplicate natin, click natin yung dinuplicate natin yung nasa taas. Then punta tayo ng color tab. So pag nasa color tab na tayo, makikita natin dito sa clip kung saan yung naka-freeze frame. Yung hindi gumagalaw, yun yung naka-freeze frame. Pag gumagalaw siyang ganyan, yan yung unang video natin. Click natin yung hindi gumagalaw. So ito yung naka-freeze frame. So ang next na gagawin, right click dito sa blank page, then lalabas ng option na to, then click natin tong add alpha output. So lalabas tong blue na to. So kukonek natin tong blue dito. So blue to blue yung pag-connect, no guys. So may alpha output na tayo. Then nanapin lang natin tong icon na to. Kung di siya nakaklik, click lang ito. Then lalabas tong masking tools natin. So gagamitin natin lagi dito yung pen tool lang. So yan. So yung pag-move dito, ino-hold ko lang yung scroll na mouse, no. So yung pag-zoom din, yung scroll ng mouse lang din. So adjust lang natin kung saan natin siyang umpisang i-mask. So dito sa baba, mag-umpisa tayo dito, then mamask na natin siya. Then mag-zoom lang tayong konti para malinis yung pagka-mask natin. So ganyan lang, sundan lang yung shape ng katawan niya. Kasi mas madali naman siyang i-mask kasi freeze frame naman siya, hindi siya gumagalaw. So ayan, so tapusin na natin tong pagmamas. So pag nasa dulo na tayo ng pagmamas natin, ikukonek lang natin siya ng ganyan. So yun, namas na natin, then lalagyan lang natin siya ng softness dito. Yan, mga 32 siguro. Then balik tayo sa edit page. So pag clinic natin to, then disable tong video track, makikita natin nakamask na siya. Pag enable natin, hindi na siya lata, no? So pag nandito na tayo sa edit tab, click natin yung second video natin. Ito yung namask natin yung nasa taas. Then kiklik natin tong nasa baba. Then punta ulit tayo ng color tab. So huwag kalimutan i-click dito, no? So ito yung minas natin, halata naman wala na siyang background, then ito yung original. Kiklik natin tong unang na freeze frame natin kasi i-blur natin yung background. Kung gusto natin siyang i-black and white, hanapin tong icon na to. Katabi siya ng HDR. So click lang, then lalabas tong RGB mixer. So kiklik lang natin tong monochrome. So tingnan nyo, naging black and white na yung background niya. So kung gusto natin i-blur pa yung background ng konti, ayan, naka-blur na siya. Then balik na tayo ng edit tab. So pag disable natin to, makikita natin ito lang yung, ito yung minas natin. So yung background niya, black and white na rin. So maglalagay na lang tayo ng mga effects. So pwede natin siyang palakihin, no? Click natin tong minas. So click natin tong minas natin, susum natin siya ng konti. So ang next step, maglagay tayo ng mga background, no? Nag-download pala ako ng paintbrush PNG. Yan, mag-download nyo to sa Google. So ilalagay lang natin sa taas ng minas natin, no? Dapat lagi nasa taas ng minas natin para yung lalagay natin nasa background siya. Click lang, then click tong transform. Then pwede na natin siyang adjust ng ganyan. Pwede natin siyang lakihan.
or pwede natin siyang i-rotate kung gusto natin. So pag na-rotate natin ganyan, pe-play natin, hindi siya gumagalaw, no? So lalagyan natin siya ng, so pwede natin itong i-resize sa length ng ano natin. Kasi parang image na rin to, parang photo na lang siya. So kung gusto natin i-animate itong background natin, click lang natin yan. Then tayo ng inspector, click natin to, yung icon na to kung nakikita nyo. Ito yung keyframe. So magki-keyframe tayo dyan. So na-click na natin yung keyframe, then itong playback lagay lang natin sa pinakauna. Then click natin itong transform. Then itabi muna natin to dito. Then pag-adjust natin konti dito, keyframe naman, then balik natin siya ng ganyan. So pag-play natin yan, mag-animate na siya. Tingnan nyo, nag-gumalaw na siya. Alisin ko muna itong transform. Pag tinay ko siyang ganyan, may animate na siya. So pwede rin nating animate itong minas natin, no? So click lang yan, then click itong keyframe ulit. Then sa una hindi siya gumagalaw. Then adjust lang natin ng konting frame to para sumabay siya doon. Then laki natin yung konti. Parang lumalaki siya. So pag tinay ko siya, nag-a-adjust din yung image natin. So lalagyan na lang natin siya ng text ngayon. So tayo ng effects library, then dito sa titles. So gamitin na lang natin yung itong custom text. So ilagay natin siya sa taas. Then palitan lang natin siya. Ba, yun din nagay ko kanina, George ang pangalan niya. So palitan natin ng font na panic. Ito. Panic din, ayan. So pe-play ko muna siya para saan natin lalagay yung text natin. Then kiklik ko tong text, then click ko tong transform. So magagalaw ko na siya. Then iaano ko na lang. Ayan, i-resize ko na lang. So pag na-adjust natin, pwede nating lagyan ng kulay yan. Punta tayo ng titles, then dito sa shading. Click natin yan, then yung number 1, yun yung original kulay niya, yung white. Then click natin itong 2, then click natin itong enable. So magkaka-outline na siya. Yung ginawa ko kanina, magkaka-outline na siya. Then palitan na lang natin yung kulay niya ng dilaw. Then balik ulit tayo, click natin itong 1. Then palitan natin itong color niya ng black. So balik ulit tayo na number 2. Yung thickness niya ayusin natin. Ayan. So click lang natin to, then click natin itong transform. Pwede natin siyang galawin kung saan natin gustong ilagay. So dito ko na lang siya ilalagay. So pag play natin yan, nandito na yung pangalan kagad, no? Eh so gusto natin yung sumabay siya sa pag ano ng background. Click natin itong titles, then click natin to settings. Then magki-keyframe ulit tayo dito. Click na lang natin to, then sa una, ayan siya, no? Natin itong transform, then itabi natin siya rito. Siguro dito, then adjust natin yung keyframe natin. Then pag lumabas na yan, doon natin siya ipapasok. So pag plinay natin yan, then sumabay na siya sa galaw. So okay na yung text natin, gumagalaw na siya, no? Then mag-add pa tayo ng isang text. Nalagay lang natin siya sa taas. Then ayan, ito yung costume. Basta naka-click to laging transform, guys, para magalaw natin tong text natin. Then lalagay natin siya rito. Katulad nung nasa screen na ginawa ko. Then lagay na lang natin siya ng yung aka niya, aka. So ulitan lang natin yung text niya. Then lagay lang natin siya rito. So palitan natin siyang kulay kung gusto niyo yung kulay red. Pinay natin yan, wala siyang animate, no? So animate natin siya. So hold lang natin tong playback. Lagay natin siya sa pinakauna, then punta tayo ng inspector, then hanap, baba natin dito sa titles, then
hanapin natin tong write on. So kiklik natin tong keyframe, then adjust natin pabalik tong write on, then mag-adjust tayo ng konti sa kung saan natin siya gustong lumabas. So dito, then ibalik lang natin siya ng ganyan. So pag play na natin siya, so lalagyan na lang natin siya ng typewriter sound effects. So adjust ko yung sound sa paglabas nung para may typewriter effect siya. So kakat ko na siya rito, then bigyan ko na siya ng cinematic boom. So pag dinugsong na natin to, then adjust natin tong titles, then pag play na natin, hina ko lang tong sounds, masyado siyang malakas. So pag play na natin hanggang dito, full screen ko siya para makita nyo. At so ayun guys, meron na tayong character introduction or yung pre-frame effect dito sa DaVinci Resolve. Salamat guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag kalimutan ni-like ang video guys and mag-subscribe sa channel. So see you in the next video guys.